Welcome back to my YouTube channel. And today is celebrate natin ng ating 1 year here in Canada. And we're now here in Wasaga Beach. Early bird tayo at wala pang katao-tao. Hello guys. So after 3 hours siguro, medyo napuno na tong Wasaga Beach. Ayan. Ayan. Marami na kami. Marami na kaming neighbor. So, yun. Paano nga ba nag-start ang Canadian journey ni Tita Shella? By the way, kaya muna tayo. Nag-vlogger na. So, nag-start talaga siya mga 2010. Yeah. Nung lumipat kami ng Cavite City 2010. So doon nag-start na kami ng mangarap. Mangarap lang muna. Then do our own research. Talagang zero knowledge kami. As in. Hindi namin alam kung paano siya. Hindi namin alam kung paano yung process, ganyan. As in, research lang. Basa-basa lang doon sa CIC. Mga ganyan. Tapos, dumating yung time ng 2014. Yeah, 2014 nung si Daddy Art ay nagpunta ng Haiti. Hindi siya, yun, may nakasama siya sa Haiti na nag-apply din ng Canada and na-approve na. Yun, inano niya, ni-refer na kami dun sa agency na na tumulong sa kanila para ma-approve yung visa, which is ito ngayon, enhanced visa. Harap na mailis yung kami siya. Yun nga, in-introduce na itong naging kasama na dali sa Haiti, si Evelyn. And then, pagdating nga dito na sa Pinas, kinanta ka agad ni Daddy. Then, kita sila sa, yung magandang December na yun eh. Intercontinental Hotel, silang daw, nag-meet sila, Evelyn, kasama si JJ. In that time, parang, I'm 2 months pregnant na yata. So yun, sabi ni Evelyn, ba't ayaw niya, ano, i-continue na lang yung application, kahit pregnant ako. Dito na akong mga anak. Sabi ko, medyo takot naman ako. Parang ayaw ko naman magbiyahe ng buntis. So yun, nag-decide kami na postpone muna. Postpone lang naman. Palakihin muna natin yung bunso. Actually, bunso talaga na. Then dumating yun to 2017. Pero si ate nun, nauna siya mag-apply. Sinabi ko sa kanya yung agency. May ano, kinatak na. Tapos nakapag-down na kami noon. Sa kanyang initial, I think mga 50,000 yata yung dinown namin yun. Kasi nakabase siya sa Qatar. Then tapos, hindi naman ni ate na continue kasi due to some reason. Medyo may kulang na documents, ganyan. Nasa Qatar kasi siya, mahirap mag-ayos ng documents. Wala pa siyang IELTS noon that time. Napaspon din siya. So dumating yung time na 2017 niya. Kami na yung nag-push nung kanyang application. Ang maganda kasi sa in-house nung 5 years yung contract mo. Tapos, pwede mo siya i-transfer sa relatives. Pinasa sa amin. So,
bayaran na lang namin si ate, ganun lang nangyari. Then, pinush na namin 2017, nag-start ako mag-review ng IELTS October 2017, tapos nag-IELTS ako ng April 21, 2018. Medyo matagal guys yung review. Kasi nga, naman hindi naman talaga nung kagalingan sa English yan, di ba? Tsaka ano, every weekend lang ako nag-review. Medyo alam mo na, hindi pa rin talaga mag-sign sa akin na mag-apply. Pero gusto ko. Kumbaga, slow lang, slow. Hindi ko binigla din yung sarili ko. Hindi lang, kung talagang kapalaran, ibibigay talaga ni Lord. Ibibigay talaga. Ganun pa lang. School lang talaga. Pati pag gagawin mga documents sa school, mga credentials, slow lang talaga. As in, super slow. Imagine, 2010 nag-start. As in, super. Take your time ba daw? Parang gano'n. And then, pagtapos ko mag-IELTS ng 2018, na, halos dire-diretso na siya. May IELTS na ako eh. Mahal-mahal ng IELTS. Ayoko naman mag-expire na hindi ako nakaka-IELTS. Diba sayang? Parang mga 11,000 din yung napuhunan mo na, diba? Tapos yung bayad mo pa sa review center. Sa ano ko nag-review guys? Sa Niners, Imus. Maganda doon guys. Magaling ang mga instructor. Halos lahat ng mga kasabayan ko ay dito na. Dito na sa Canada, iba na sa Australia, iba na sa UK. Halos nandito na lahat. So yun na. Talagang ingas paper if feel pagkatapos ko mag-IELTS gusto ko sana ulit mag-aral ng parang food and beverage something ganun doon sa Cavite West Point eh nung mag-enroll ako sabi nila wala daw ganun course doon pa yata sa main ang layo nun sa Paranapit ba inalok na lang nila ako magturo. Dapat magiging estudyante talaga ako doon, hindi ako magtuturo. So yun, tinanggap ko naman. So 1 year din ako nag-work. And yung 1 year work experience is, talagang gagamit ko na siya sa, dito sa ano, pag-apply ng Pro Express Entry. Galing lang talaga ang plano ng Lord. And while doing the process, nag-aaral din ako sa TESDA. Kumuha ko ng mga short courses like baking. Nagagamit ko ngayon dito sa work. Kumuha ko ng bookkeeping. Nagamit ko siya sa subject ko, sa accounting. Sobrang helpful. Yung natutunan talaga. Ang galing lang talagang galing. Talagang pagbibigay nga sa ibibigay. Pag talagang kapalaran. Bago matapos ang 2018 December, nag-decide kami magtayo ng restaurant. Which is sa plano din na talagang gamitin namin siya for proof. Kasi nga, kailangan ko siya i-flop sa kay visa officer na ako'y babalik ng Pilipinas. Kailangan may proof na may ganun guys. Kailangan mo siya i-defend na bakit ka mag-aaral ng Canada. Kailangan mo yan, maintindihan mo na yan pag nagawa ka na ng SOP. Ako, literal talaga nag-provide ako ng business. Not one, but twice. Dalawang business talaga.
para may proof ako na meron akong negosyo ang babalikan. Na kaya ako mag-aaral ng Canada kasi meron akong negosyo. Yan. For visa approval yung guys. At ang galing din kasi yung purpose nito makatulong din sa lugar ng husband ko. Yan. Makapag-provide ng job dun sa mga neighbors. So far okay naman. But due to pandemic, close. No, not close. Naka-open siya pero medyo slow. At ayun na nga guys. Nag-lodge ako ng... Nung na-complete ko na yung mga documents. Pati medical, 2019. Nag-lodge na kami ng application ng July, alam ko anong date. Basta parang 15 days. O 15 days lang, July 20th, approved na yung visa ko eh. Ganun ba? Ang tagal nung inintay. Ito talaga. Kasi, hindi masabi eh. Kailan talaga yung right time. Hanggang hindi ka step forward. So yun. Kailangan talaga na mas kung wala kang umpisahan, wala kang tatapusin. Naubos ko na yung ice ko. Nakakwento. So yun. Nung na-approve na yung visa ko ng July 28, nag-apply ako ng August 15. Ayun na. Dire-diretso na guys. At hindi pa yun natatapos guys ng pagdating mo dito. Hindi pa yun guys. Hindi ganun kadali. Meron pang permanent residency. Yun ang antayin natin. Na binu-workout ko pa. Yung dad's paper. Nararamdaman ko naman yun. Lakas na nga. Malakas na kay Lord. Ano lang. So yun guys. Bago po maubos ang aking mais. Sarap niya. Tamis. So, yun. Ito lang guys. Sasabihin ko sa inyo talaga. Isang sikretong malupit. Stop dreaming. Make it happen. Thank you guys. Bye-bye. Hindi magiging successful ang aking journey to Canada without the help of my whole family. Papa's family, Katsipan family, Balera family, and Angie family. Love you daddy for all the support. And also, talagang hindi magiging successful to without the help of him. Thank you, Lord. See ya!